guys, nandito na guys. Tumatakbo na yung guys, Isuzu D-Max guys. Dati, pagtakbo, mamamatay guys. Guys, nakita nyo ba guys? Tumatakbo na guys. 100 na guys. Tingnan nyo guys. Na guys, yung Isuzu D-Max guys. Ibutang ganun ko yata na. Ato nga nyo. Ito na guys, oh, tumatakbo na kami guys. Narog test namin yung Isuzu D-Max guys, kung hindi na ba pa, hindi na ba mamamatay yung makina guys. Bili muna guys ng auto guys. Tumiyo guys, tumakbo na yung Isuzu D-Max guys. Narog test namin kung okay na ba talaga. Okay na guys, malakas ng takbo guys. Ito na guys, tumakbo na kami guys. Layo na namin narating guys, kasi nirugtis talaga namin guys kung hindi na ba siya papatay guys. Mamamatay. Hindi na siya mamamatay guys, kasi dati guys, pag nirugtis namin na hindi pa namin inaayos guys, namamatay guys, kahit malapit lang kami, mamatay na siya guys. Ngayon guys, ang layo na namin guys, hindi na siya namamatay kasi ang sira yung guys, yung wind pump guys. I-improvise namin guys, kasi hindi pa namin nabili yung fuel pump niya dito sa amin. Walang fuel pump, pinadala ko sa Maynila guys. Improvise na lang namin guys, para magamit talaga guys yung sasakyan namin. Yes guys, dati guys 80 km, ngayon ano na, 100 kph, 110, 120. Kita doon boy. Malakas ang takbo guys. Guys. May palo, palo. Ba? May palo. Ba? Ha? Ate, ikaw na yung speedometer kung ilan? Ba? Andahan lang tayo guys. Nasok mo guys. Nasok mo ang buwan talagin. Guys, view. Tingnan mo yung view dito guys. Krudo lagi ito ki. Okay, gamay ng krudo ba? Gamay din sigurang krudo. Hindi nakabutan niya pang bang. Hello guys, it's my viewers. So my guys, ang lakas ng tumakbo guys. Lakas na talaga guys. 130 ang palo guys. Tapos na guide guys. Natapos na guide ang problema sa Isuzu D-Max guys.
Dati, palaging patay-patay guys, pag tatakbo guys. Ngayon, hindi na talaga siya pumapatay guys. Hindi na siya namamatay guys. Dati, palaging namamatay. Pagtakbo namin, mamamatay agad. Yung RPM niya guys, 60 na dati ngayon guys, into 20 na guys, ang palo niya.